Kabi-kabi lang pagbaha at pagguho ng lupa ang naminsala sa ilang lugar sa Luzon at sa Visayas. Ayon sa PAGASA, epekto yan ng Intertropical Convergence Zone at ng umiiral na La Niña. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nagmistulang ilog ang paana ng mambaling flyover sa N. Nabalso Avenue sa lungsod ng Cebu dahil sa malakas na pag-ulan kahapon. Sa isang linya, halos hindi makadaan ang maliliit na sasakyan sa hanggang tuhod na baha. May ilang stranded. Kaya ra kanina. Pero may ilang ding naglakas loob na lumusong pero hindi kinaya. May mga tumirik ding motorsiklo sa gitna ng baha. Sa kuha namang ito ng Super Radio Cebu, makikita ang ilang kabataang tila hindi alintana ang peligro ng pagliko sa baha sa gitna ng kalsada. Hala ang buso, hala! Gibasa po mga bata, hala! Nakuha pa mambasa ng mga dumaraang bus. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, 12 lugar sa lungsod ang nalubog sa baha. 8 individual din ang kinailangang i-rescue sa Barangay Tisa. May mga naitala rin pagguho ng lupa gaya sa mga barangay ng Buhisan at Banawa. Sa Barangay Kalunasan, 2 pamilya ang sinagip dahil sa landslide. Humambalang naman ang malalaking tipak ng bato, lupa at puno sa Hungduan, Ifugao dahil sa malakas na pag-ulan kahapon. Pansamantala itong hindi nadaanan ng mga motorista. Agad din naman nagsagawa ng clearing operations. Baha at landslide din ang naranasan sa Don Salvador Benedicto sa Negros Occidental. Pahirapan ang pagdaan ng mga motorista dahil may kasamang lupa ang baha. Pinahari ng ilang kalsada sa Bacolod dahil sa mga baradong drainage. Ayon sa PAGASA, epekto pa rin ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang pag-ulan sa Cebu at iba pang lugar sa Visayas. Localized thunderstorms naman ang umiiral sa Luzon. Patuloy na umiiral sa ngayon ang La Niña na ayon sa PAGASA ay inaasahang magtatagal hanggang sa katapusan ng taon. Kapag may La Niña, tumataas ang posibilidad na mas marami kaysa normal ang ulang bubuho sa ilang lugar sa bansa. Naapektuhan ng ating bansa, lalong-lalo na po sa lugar ng Eastern Visayas, Central Philippines, Mindanao at kasama na po yung Eastern Luzon. Nasa 11-14 na bagyo pa ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon. Tiniyak din ang PAGASA na sapat ang supply ng tubig sa mga dam, partikular sa Luzon. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Horas. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 Horas at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.